Let's balance the team! Pinopromote ho ng ating gobyerno yung punctuality. 15 minutes early or 15 minutes late, hindi pa rin ho punctuality yun. Punctuality, okay? Gusto ko lang hong i-express yung aking disbelief na ang daming opisina ng gobyerno na hindi sumusunod dun sa standard time natin. Ha? May mga korte, may mga departamento ng gobyerno na hindi sumusunod. Ang nagseset po ng time natin, alam nyo po ba? Ang nagseset ng time natin ay yung DOST. Yan. Kung gusto nyo malaman kung anong eksaktong oras sa buong Pilipinas, pumunta ho kayo sa Department of Science and Technology. Diyan mo lalabas yung totoong oras. Ang nakakainis ho, may mga gobyerno, hindi ko alam kung nagnanakaw sila ng oras o ano, hindi ko alam eh. Ina-advance nila yung relo nila. Ha? Imbis na 9 o'clock lang, gagawin nilang 9:15. Ano ibig sabihin nun? Gusto ba nilang umuwi ng mas maaga? Kaya nila inaagahan? O, may mga taong gobyerno naman, late naman yung relo. So, gusto ba nilang pumasok ng hapon? Ha? Kaya nila nililate yung libro, yung kanilang relo? Whether late or early, yung setup ng relo, hindi sila sumusunod sa batas ng gobyerno. Kasi gobyerno to eh. Siya yung nagtaghana, acts executed against the mandatory and prohibitory law are void from the beginning. So kung hindi ka sumusunod dun sa oras na tinadhana ng gobyerno natin, kahit na korte ka pa, kahit na ikaw ay head ng Department of etc. etc., nagbabiolate ka ng batas natin. Kalapastanganan yan eh. Dinideprive mo kami ng kaming mga maliliit na tao na servisyuhan on time. Diba? In-advance mo yung ano, oras mo ng 15 minutes o dineprive mo kami na mag-avail ng oras dun sa 15 minutes na yun. So kung ang uwian ninyo ay 4:30, in-advance mo ng 15 minutes, edi ang uwian ninyo 4:15. Eh kung kailangan ko servisyo mo dun that day at dumating ako ng 4:16, di hindi ko na ma-avail yung services. Kasi 4:15 ka umalis, sa relo nyo na 4:30 na, pero sa relo ng gobyerno ay 4:16 pa lang. Okay? No, ganun din sa umaga. Ha? Dumating ako ng saksakan ng aga, pumasok ka naman ng saksakan ng late. Late ka ng 15 minutes. Oh, eh kung meron akong appointment, kaya nga ako pumunta ng maga, eh di mali-late naman ako sa appointment ko. Kaya kayong mga nasa korte, ha? Naki-experience kasi ako dito sa korte at saka sa ibang departamento ng gobyerno. Itama nyo na po yung oras nyo batay ho sa Department of Science and Technology na orasan. Yung po orasan natin eh. Naintindihan nyo po ba? Sumunod naman po kayo. Wala naman mong ikabubukol yan sa katawan ninyo kung susunod ho tayo sa batas eh. Oh, maraming salamat po ha sa pakikinig nyo ha. Sumunod nyo po sa ombudsman yung mga korte o mga empleyado sa korte, hindi naman kasama kasi dyan yung mga judges eh. Ang mga dyan yung mga court employees, yung mga rank and file, yan yung number one eh. Ha? Huwag niyo pong kalimutan na bumili ng libro at para husto sa tax bookkeeping nyo. Kung 20 taon na ho kayong walang laman ng libro nyo, eh tataka-taka naman po, ano, bahay kayo ng bayad ng accountants, bookkeepers at CPAs nyo. Nakakapag-audit pa na walang laman ng libro. Ito na po yung sagot sa inyo. Marami pong salamat. Abangin yung video ka. Gusto mong libre. Okay. 20 years, no entries, books of accounts. Diyos na mahabagin, 20 taong ka nang nagnenegosyo, hardware, may grocery ka, meron kang supermarket, 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR.
Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin eh. Ano yung kwento ng 20 years? Okay, and tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko, 350,000 pesos per year. So, for the 20-year period, it is 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo. Eh, ano ginawa mo? Wala eh, wala akong magawa eh. Anong ginawa mo sa independent certified public accountant mo, yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako eh. Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BIR revenue officers. Eh, anong ginawa mo doon sa internal bookkeeper mo? Eh, ayun, nandoon pa rin, pinasasahod ko. Bakit hindi mo sila sipain? They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask them, bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. At in-engage mong o hinire mo na internal bookkeeping mo, bookkeeper, yun yung function. So para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 1,675 pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan, malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka, pag in-audit kayo, the government will incur too much administrative expenses for nothing. E ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So mangyayari, ipagbabawal ng batas na i-audit ka kasi walang makokollect ng buwis sa'yo eh. Okay? So sa susunod ah, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila, kumuha ka ng bago. Okay? At kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo.